For today's mini vlog, ipapakita namin sa inyo ang aming pinatayong bahay dito sa probinsya. Pero bago ang lahat, mag-breakfast muna tayo. Sumasayaw-sayaw pa siya, guys. Oh, sumasayaw. Alam niyo ba bakit siya sumasayaw? Kasi may langaw. Oh, wow, kalam ni anak, guys. Oh. Magmumukbang din tayo ng iba't ibang klase ng tuyo. Ito yung nabili namin noong nakaraan sa Jensen. Ayan po yung niluluto ng aking kapatid ngayon kasi nagsasawa na kasi tayo sa palagi na ng karne, sunod-sunod na karne. So ngayon naman, tuyo. Update sa ating bahay. Ganyan na siya, guys. Wow! So eto yung nagawa nila kahapon. Wala silang work ngayon kasi yung panday namin ay nagbilad ng palay. And then yung isa naman namin na panday, guys, ay nagpa-harvest naman ngayon ng palay. So stop muna siya. Pero ayan na, guys, oh, isang araw pa lang yan tapos nakapag-order na din ako ng nipa. Oh, 'di ba? Para gawin nating atop dyan sa ating bahay kubo. Ay, exciting ito, guys. Magugustuhan ito ni John for sure. Ayan, so kumukuha lang si John rin ng dahon ng saging dahil magmumukbang tayo dito. Ayan, so ito, maghukad lang tayo ng kanin. And then, lagyan natin ng tuyo. Ayan. Okay, bibilisan natin kumain ngayon, guys. Kasi baka maunahan tayo ng mga langaw. Alam niyo, ganitong ulam lang, masaya na kami. Ang importante, sama-sama kaming magpamilya. Ayan. Ayan, so nanghingi din ng papaya si Roy Roy. I think magluluto siya ng tinolang manok kasi magpapaharvest sila ngayon ng palay. Puntahan natin mamaya, guys. Nagtimpla din ako ng kape, guys, kasi perfect ito sa ating ulam ngayon. Naku, hindi pa ako nakakasubo, guys. Naunahan na ako ng mga langaw. Ganito talaga dito, guys. Kapag ganito ang ulam mo, expected na yan. Kain tayo, guys. Mapapadami talaga ako ng kanin nito ngayon ba? Kasi pag ganito ang ulam mo, naku, ganado ka talaga sa pagkain, guys. So multitasking ang pagkain natin ngayon. So sumusubo tayo sa kabilang kamay. And then yung kabila naman ay pangbugaw naman sa mga lumilipad-lipad dyan. Oh. Kain tayo. Tapos meron tayo ditong, wala kasi yung sukang pinakurat, guys. Meron ba kayo? Padalhan nyo naman ako. So ito lang sa amin. Sukang bagsik din itong tawag nila dito. Medyo maanghang-anghang din siya, guys. Pero hindi siya ganun kaanghang sa or kasarap sa sukang pinakurat. Kasi yun yung paborito talaga namin eh. So wala kasing makita doon sa groceryhan na pinuntahan namin. Kain tayo! Kaso kapag dagmukbang ka dito sa aming probinsya, guys, manghawi ang iyong kamay sa dami ng langaw na iyong bubugawin. Kapag kumakain ka, kumakaway-kaway ka. Oh. Mm-hmm. Parang ka nagkakaway ng ano, kapitbahay. Ay, ay, sarado ah! Guys, oh, garagun mo oh. Wow! Pwesti. May kape. Dati minsan nilalagay namin yung kanin sa kape. Crispy. Crispy anukos, guys. Sarap. Guys, oh, garago mo, oh. Crispy lagi sa rindo. May magigasan, oh. Itong tuyo, hindi siya masyadong maalat kasi tinaba din yun sa tubig. Nagumo. Di kan. Kumain ka
Kaway-kaway sa maraming langaw dyan. Ilang araw lang yan. Actually, 7 days lang daw matatapos na yung bahay kubo natin. Look at that. Grabe. Ang crispy ng nukot. Harap. Amin kayo. Kaya ida siya bukog. Bula, dili bukog. Harap na tayo ha. Matag sa amahan ka. Dito kailangan mabilis kang kumain. Kung hindi ka mabilis kumain, mauunahan ka ng mga langaw. Tapang yun. Laki ng sili. Tignan nyo guys, ito na ang finish. Ito na yung ubos na guys. Uy, huwag mo kainin yan. Sige ka. Is ka adlaw yung kadihang magkuhan. Halang, halang. Pag ganito ang ulam mo talaga, kung talang ulam na kain, ito ang kanin. So ito naman yung gusto ko guys kapag kumakain kami dito sa dahon ng saging, no? Kasi pagkatapos, hindi na maghuhugas, itatapon mo na lang yung dahon ng saging, oh, 'di ba? Ang ganda na talaga tignan ng bahay kubo ni Johannes and John. Sa sunod naman na i-update ko guys kapag magawa na tayo doon ng kitchen, oh. So, ay, excited na talaga ako. Alam mo, pagpunta ni John dito for sure magugustuhan niya ito at excited din siya na mag-house tour tayo very soon. I think bago tayo makauwi ng US guys ay matatapos na nila ito. Sabi kasi 1 week lang matatapos na ito. May tiwala din naman ako sa mga gumagawa dito kasi ang gumawa nito ay ang gumawa din ng bahay namin. Actually, yung bahay nga namin na malaki-laki natapos lang nila within 3 months. Ayan, or so. Ito namang bahay kubo guys, matatapos lang daw nila ito within a week. And then marami naman sila ang nagtulong-tulong dito guys. So for sure, makuan talaga nila ito matapos nila kaagad ito. Ay, excited na talaga ako. Dito tayo magluto-luto, dito lang tayo kakain. Maglalagay tayo ng tulay dito and magiging fish pond din to siya guys. So abangan ninyo ang mga update natin sa mga susunod na araw. Ay, eto na pala kaagad guys. Dumating na pala. Bago mag-end yung ating mini vlog, pinuntahan ako ng aking hipag. Sabi dumating na daw yung nipa na gagawin nating roof para sa ating bahay kubo. And 300 pieces yung in-order natin. Gusto lang mag-thank you kay Mikoy, ayan, at kay Bunsoy. Kasi sila ang bumili nito. Hindi ko alam kung sa Matalam ba or Tulunan nila ito binili. Thank you so much po. Ayan, pinadala lang po namin sa kanila itong ating nipa. Ayan. So para mas maganda talaga tignan, no? Para very provincia talaga ang ating bahay kubo. Kaya nipa yung ilalagay natin. Kasi yung sa kabilang bahay kubo natin guys, modern na yun kasi sin ang nilagay namin. Pero ito, nipa ang gagawin natin. So, eto na guys. So, for sure matatapos na itong ating bahay kubo within 1 week lang. So, abangan niyo mga update natin. Thank you so much for watching sa mga new followers ko. Maraming salamat. Abangan niyo ang mga susunod na update natin ha sa ating bahay kubo. Thank you so much for watching and I'll see you again on my next video. Bye-bye!